Hinanap ng babae ang pobreng nakabuntis sa kanya na pinagtabuyan ng kanyang mga magulang. Laking gulat niya nang makita na nga ang dating barong-barong na tinitirhan nito ay mansyon na. Paghihigante o pagmamahal kaya ang isukli nito sa kanya? Sabi nila may isang tao daw na darating sa buhay natin na ituturing natin great love. Yung tipong mamahalin natin ng sobra, sobra pa sa sobra, at wala tayong hindi gagawin para sa taong ito. Yung tipong kahit na masaktan na nga tayo ay okay lang, kasi masaya tayo na napapasaya rin natin ang taong ito. Umaabot din sa punto na minsan, gumagawa tayo ng mga sakripisyo na hindi natin inakalang makakaya natin gawin para lang maging maayos at masaya ang buhay nila. At kung minsan, mahiwalay man sila sa atin ng matagal at makakilala man tayo ng mas marami, mananatili nga silang may puwang sa mga puso natin. Pero paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin. Hinilot ng babae ang sentido niya habang titig na titig sa maraming paperworks na kailangan niyang tapusin. Lumingon pa nga siya sa wall clock ng opisina at napabuntong hininga nang mapansin na alas 4 na pala ng hapon. Hindi na naman kita nasundo. Sorry anak. Nanlulumo nga na bulong pa nga niya sa kanyang sarili. Siya nga pala si Sheena Cortez, 25 years old, graduate ng kursong Business Administration. Pero ngayon ay nagtatrabaho bilang isang marketing assistant sa isang kilalang magazine company sa Maynila. Hindi sa pagyayabang pero lumaki nga si Sheena na hindi nahihirapan sa buhay. Dati kasi ay nagmamay-ari ng maraming mga negosyo ang pamilya niya, gaya ng mga hotel at beach resorts. Ang kaso mula nung mawala nga ang kanyang ama dahil sa sakit na lung cancer, ay naiwan ang mga negosyong ito sa pangangalaga ng kanyang ina. Hindi gaanong marunong sa business ito, kaya naman napabayaan ang kanilang mga negosyo. Bukod doon, dala ng marahil ng stress dahil sa pagkawala ng ama niya, nalulong din sa kasino ang kanyang ina at tumabot yun sa punto na naibenta at nawala nga sa kanilang lahat. Ang iniisip nga ni Sheena ay baka karma nila yon. Hindi naman kasi sikreto sa kanya na noong may pera pa sila, may pagkamata pobre ang ina niya. Mabilis na napailing nga si Sheena at pinilit na huwag alalahanin ang mga masasakit na nangyari. After all, nanay niya pa rin ang pinag-uusapan dito at kahit papaano mahal pa rin niya ang nagluwal sa kanya sa mundo. Sheena, kahit bukas man na raw tapusin yan, sabi ni boss, para makauwi na tayo. Kakain kami sa labas, sasama ka ba? Nakangiting tanong nga sa kanya ng isang kaibigan. At katrabaho, si Joy. Tipid naman nang umiti si Sheena bago umiling. Sa susunod na lang siguro ako sasama sa inyo. Baka nagtatampo na kasi ang anak ko sa akin eh. Lagi ko na lang kasing hindi nasusundo sa school. Babawi muna ako sa kanya, ha? Sagot naman niya. Sige, mauna na kami ha. Kung ganoon, mag-iingat ka. Wika ulit nito kaya tumango na nga lamang si Sheena. Agad na inayos nga ni Sheena ang office table niya. Bago nagmamadaling lumabas ang building para makauwi na. Kung isipin, okay naman ang kinikita niya sa trabaho niya ngayon. Yun nga lang, siya na lang ang may income sa pamilya tapos medyo maluho pa ang mama niya kahit na naghihirap na nga sila. Ganun pa man, pinipilit naman niya ang gawin ang makakaya niya para maibigay ang gusto nito. Maging ang pangangailangan nila ng anak niyang si Tyrone na 6 na taong gulang pa lang. Saktong pagka-uwi nga niya sa apartment nila, nakita niya ang anak niyang si Tyrone sa sala. Tahimik itong nakaupo sa sofa habang nakayuko. Basa rin ang magkabilang pisngi na tila ba galing sa pag-iyak. Mabuti nandito ka na. Ikaw na ngang magpatahan dyan sa anak mo. Kanina pa umiiyak. Sad nga ng mama niyang si Esmeralda na ngayon ay nagzizumba. Anong nangyari? Tanong nga ni Sheena. Nagkibit naman ito ng balikat bago pinagpatuloy ang ginagawa. Agad na lumapit si Sheena sa anak at lumuhod sa harap nito. Bakit sadong baby namin? Dahil ba hindi ka ulit nasundo ni mama sa school ha? Sorry na anak, busy lang talaga. Promise, babawi si mommy sa'yo. Gusto mo ba pasyal tayo sa mall sa weekends? Puno ng lambing nga na saan niya rito. Bahagya namang nagangat ng tingin sa kanyang bata. Wala po ba talaga akong papa? Tanong pa nga nito, nalabis niyang kinagulat. Agad ding napalingon si Sheena sa ina niya
na natigilan din dahil sa narinig. Sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ni Sheena. Kasi hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na yun. Ito ang sinasabi niya na isa sa mga masasakit na bagay na ayaw niyang balikan pa. Isang pangyayari na may kinalaman ang ina niya noong mayaman pa sila. Tyler Valencia. Yon ang pangalan ng ama ni Tyrone. 17 years old si Sheena nang makilala nga niya ang lalaki. Isang beses nang pumasyal nga sila sa isang beach resort na pagmamay-ari ng pamilya nila sa Pangasinan. Naglalakad si Sheena ng mga sandaling yon sa dalampasigan. Pero bigla siyang naitulak ng malakas na alon kaya sumubsob siya sa rock formation at nagkaroon ng maraming gasgas sa tuhod at paa. Si Tyler ang tumulong sa kanya na makabalik sa resort. Isang simpleng mangingisda, ang gwapong lalaki at scholar din habang pinag-aaral ang sarili sa kolehiyo. Naging mabuting magkaibigan sila at nang 18 years old na nga si Sheena ay doon na nga sa Pangasinan ginawa ang debut niya. Doon na rin nagsimulang manligaw sa kanya si Tyler. Nagkaroon nga sila ng relasyon. Ang kaso, ilang linggo pa lang ang nakakalipas nang malaman ng mama ni Sheena ang tungkol doon. At dahil nga matapobre ito, ay sobra nga itong nagalit. Sinabi niya kay Sheena na oportunista daw si Tyler at ginagamit lang siya ng lalaki dahil bata pa nga siya para mabilis itong makaahon sa kahirapan. Siyempre, hindi naniwala si Sheena dahil nga kilala niya ang lalaki at alam niya na mabuting tao ito. Mataas ang pangarap sa buhay pero hindi umaasa sa iba at hindi manggagamit. Mas lalong hindi magagawa ng lalaki na perahan ng ibang tao lalo na siya. Kaya naman sinubukang ipaglaban ni Sheena ang lalaki sa mama niya. Ang kaso tinakot siya nito na kapag hindi niya hiniwalayan ang lalaki, kakausapin nito ang mga kakilala niya sa syudad at sa city hall at ipapatanggal ang scholarship ni Tyler. Bukod doon sisiguraduhin din daw ng mama niya na wala kahit na sino sa pamilya ni Tyler ang makakahanap ng maayos na trabaho sa Pangasinan. Sobrang natakot nga si Sheena sa narinig dahil hindi naman sikreto sa kanya ang koneksyon ng mga magulang niya. Kaya sa huli wala na nga siyang nagawa kundi ang pumayag sa gusto ng mama niya para lang maging maayos ang buhay ni Tyler at ng pamilya nito para maabot pa rin ng lalaki ang mga pangarap niya. Kaya rin nagpa siya si Sheena na isuko ang iniingatan niya sa unang lalaki na minahal niya. Tapos ay basa na nga lamang siya umalis na hindi nagpapaalam. Alam kasi niya na hindi siya hahayaang umalis ng lalaki at hindi niya gusto na mas masaktan pa nga ito. Pagkatapos nun wala na nga silang naging komunikasyon pa at hindi nga inakala ni Sheena na ang una at huling beses na pangyayaring yun ay may mabubuo agad. Sobrang nagalit nga sa kanyang mga magulang niya. Pero wala naman silang nagawa sa huli kung hindi ang alagaan at palakihin na nga rin ang batang nasa sinapupunan niya. Hindi naging madali kay Sheena ang magingin na noon habang pinagpapatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo, lalo na nang mawala nga ang papa niya at unti-unti ring nawala sa kanilang lahat. Pero pinipilit naman niyang kayanin na makaraos sila sa araw-araw. Sabi po kasi ng mga classmates ko, wala daw po kong papa eh. Nampun lang daw po ko. Wala daw pong papa na nagmamahal sa akin. Malungkot pa nga nasaad ng bata, kaya agad na bumalik sa realidad si Sheena mula sa pagbabaliktanaw ng nakaraan. Ama na, ano kasi? Nautal nga nasaad ni Sheena. Hindi pa rin alam kung paano sasabihin sa batang totoo. May papa ka. Yun nga lang, nagtatrabaho siya sa malayo. Sheena, madiin na sa adaman ng kanyang ina. Pinuputo lang sasabihin sana niya, kaya iritado nga siyang lumingon dito. What ma? Agad na sagot naman ni Sheena. It's been years. Kahit sabihin bata pa si Tyrone, may karapatan pa rin siya na malaman at makilala ang pinanggalingan niya. At isa pa, baka nakakalimutan mo ma, hindi na tayo mayaman ngayon. Wala na sa atin ang lahat. Dagdag pa nga niya. So what now? Isusumbat mo rin ba sa akin na ako ang dahilan kung bakit nagkalayo kayo? I was just trying to protect you dahil masyado ka pang bata noon, Sheena. O baka naman isusumbat mo sa akin na ako ang dahilan kung bakit tayo naghihirap? Iritadong sad pa nga ng kanyang ina, kaya mariin nga siyang napapikit. Ma, kailan ko ba ginawa yun? Kailan ko ba kayo sinubatan ha?
Malumanay na tanong niya. What's done is done, and there's nothing we can do about it. Pero nagsisika pa rin ako at pinipilit na kahit papaano makaraos tayo. But ma, hindi mo ba naisip na baka ito na ang tamang oras para makilala ni Tyrone ang papa niya? Dagdag pa nga ni Sheena. Ma, ang gusto ko lang naman pong sabihin ay wala na rin point para pagbawalan niyo ako. After all, hindi ba pinalayo niyo ako sa kanya noon kasi iniisip niyo na oportunista siya? At peperahan lang niya ako? Well, guess what? Wala na po tayong pera. At hindi naman ibig sabihin nito ay makikipagbalikan ako sa kanya. Masyado nang maraming nangyari kaya imposible na yon. For all I know, baka nga nag-asawa na yung tao. I just really want Tyrone to meet him. At may karapatan din si Tyler na makilala at malaman kung sino ang totoong anak niya. This has been bothering me for years now. And honestly speaking, hanggang ngayon sobrang bigat pa rin po sa akin ang lahat. Gusto ko lang din po na maayos, na closure kahit papaano ma. Nakita niya na napailing ang mama niya na parang hindi sang-ayon sa narinig. Pero sa huli na pabuntong hininga na nga lamang ito. You know what? I just want to protect you both. Pero kung desidido ka na talaga, ano pa bang magagawa ko? Pero kapag nasaktan at na-disappoint kayo ng bata, huwag mong sasabihin na hindi kita binalaan. Mababa ang boses na sa adaman ng ina nito bago sila iniwan sa sala. Mama, nag-aaway po ba kayo ni Lola dahil sa akin? Sorry po, Mama. Mababa ang boses na sad nga ng batang si Tyrone. Ha? Hindi anak, hindi kami nag-aaway ng lola mo. Mahinaon at may halong lambing naman, nasagot niya, habang pilit pang nakangiti. Tapos ay mariin na nga lamang na napapikit si Sheena bago niyakap ang anak na nakatingin nga sa kanya. At tila nagugulhan sa pinagtatalunan nila ng lola nito. Pero ganun pa man desidido na nga si Sheena na bumalik sa Pangasinan para hanapin nga at muling makaharap si Tyler at maipakilala nga sa lalaki ang naging bunga ng isang gabing pinagsaluhan nila bago siya umalis at iniwan ang lalaki. Mapait na napangiti si Sheena nang makita ang malaking pangalan ng beach resort na dati nilang pagmamay-ari, ang V Hotels. May pait at kirot sa dibdib, pero masaya siya kahit napapaano dahil hindi na nga pinalitan ng bagong may-ari ang pangalan ng resort. Ang daming masasaya at magagandang memorya ang nagawa niya sa lugar na to. At kahit marami rin namang mahihirap at masasakit, hindi pa rin siya makapaniwala na pagkatapos ng maraming taon nandito na nga ulit siya, ang lugar na minsan na nga niyang tinakbuhan at tinakasan para lang maprotektahan ng lalaking mahal niya at ang mga pangarap nito. Mama, ang ganda po dito. Dito po ba nakatira si Papa? Nakangiti at excited na tanong ng batang si Tyrone, kaya tipid na nga lamang siyang umiti. Isang linggo ang nakakalipas pagkatapos nga niya makapagdesisyon, hinintay lang ni Sheena ang bakasyon ng bata sa eskwela, tapos nag-file na nga siya ng leave at nagpa siyang magpunta na nga rin ito sa Pangasinan para masubukang hanapin si Tyler. Hindi ko rin kasi alam anak eh, pero susubukan natin siyang hanapin ha? Sa ngayon magpahinga na muna tayo, okay? Malumanay nga na sagot niya sa bata na hindi nga maalis. Ang ngiti sa labi tapos ay tumango naman ito sa kanya. Agad na kumuha ng isang kwarto si Sheena para sa kanilang anak at mama niya. Pinili nga niya yung pinakamurang kwarto, isang studio type, dahil yun lang afford niya. May pera at konting ipon naman siya mula sa pagtatrabaho, pero inilalaan niya ang perang iyon para sa mga mas importanteng bagay. Sigurado ka bang isang kwarto lang na may dalawang single size bed? Magiging komportable ba tayo sa ganun? Tanong nga sa kanya ng mama niya nang makasakay na nga sila sa elevator. Pwede naman kaming magtabi ni Tyrone sa isang kama ma. Sa inyo na po ang isa para komportable pa rin kayo. I'm not talking about that, Sheena. I'm talking about privacy. Giit pa nga ng ina niya at piniikot pa nga ang mata. Kanina lang okay ito tapos ngayon masungit ulit. Napabuntong hininga na nga lamang si Sheena at hindi na nga nakipagtalo pa. Ilang taon na rin ang lumilipas mula nang mawala sa kanilang lahat. Pero hindi rin naman niya masisisi ang ina na hindi komportable sa ganitong buhay. Lalo pa't mula pagkabata ay nasanay na nga rin ito sa marangyang buhay. Nakakalungkot lang na yung mga itinuturing nilang pamilya, kamag-anak at malalapit na kaibigan noong mayaman pa sila, lahat yun ay hindi sila tinulungan at tila
Hindi na nga sila kalala nang bumagsak sila sa lupa. Samantalang nung namamayagpag sila, ay todo sip-sip ang mga ito. Naisip ni Sheena na ganun talaga siguro sa buhay, na madalas karamihan sa mga kaharap natin ay hindi totoo at nasa tabi lang natin sila dahil may pinakikinabangan pa nga sila sa atin. Hindi lahat, pero maraming ganung tao. Pagkarating nga nila sa kwarto, ay agad na ibinagsak nga ni Sheena ang sarili sa kama. Pagod nga siya sa biyahe tapos ay kinakabahan pa nga siya sa pwedeng mangyari sa oras na makaharap na nga niya si Tyler. Pero ang lahat ng pagod, pag-alala at pag-alangan na nararamdaman niya ay agad na nawala nang humiga nga sa tabi niya ang anak na si Tyrone at niyakap pa nga siya nito. Thank you po, Mama! Excited na po akong makilala po si Papa para hindi na po ako tutuksin ng mga classmates ko po. Magiliw na wika nga ng bata. Agad naman nang umiti si Sheena sa anak bago niyakap din ito. Hindi alam ni Sheena kung gaano sila katagal ang anak sa ganung posisyon. Hanggang sa namalaya na nga lamang niya na nakatulog na nga ang bata. Marahan namang gumalaw si Sheena at tumayo. Tapos lumapit nga sa ina nito na mukhang nakaidlip din. Ma, mahina ang boses sa pagtawag at pagising nga niya sa ina. Marahan naman itong gumalaw at nagmulat ang mata. What? Tanong nga nito. Ikaw na po muna ang bahala kay Tyrone. Susubukan kong puntahan si Tyler sa bahay nila. Kung sakaling nandito pa siya, gusto ko lang makausap ko muna siya tungkol sa bata para walang maging gulo. Mababa ang boses nga na saad niya. Napabuntong hininga naman ang ina niya bago tumango. Just hurry up, Sheena. Sagot nga nito. Huminga naman ng malalim si Sheena bago naglakad palabas ng silid. Nang makalabas na nga rin sa resort, ay muli siyang napangiti nang sinalubong siya ng malakas na preskong simoy ng hangin. Maging ang tunog ng dagat na humahampas sa dalampasigan ay ang gaan sa kalooban ni Sheena. Yun nga lang ngayon ay nandito na nga sila na hindi na nga silang nagmamay-ari ng resort. Habang naglalakad nga si Sheena sa may dalampasigan ay muli siyang napangiti nang makita nga ang kaparehong rock formation kung saan siya sumubsob dati, kung saan sila nagkakilala ni Tyler at kung saan nagsimula ang kwento nila. Sa totoo lang ay sobrang dami ng nagbago sa lugar, pero halos magagandang pagbabago naman yun. Gumanda na nga ang karamihan sa mga bagay na tanda ng pag-asenso ng ilang tao rito. Bagay na siyang nakakatuwa. Nang malapit na nga makarating si Sheena sa dating bahay ni na Tyler, agad na kumunot ang noon niya nang mapansin na wala nga ang dating maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at plywood. Nakakalula dahil parang isang mansyon ang nakatayo doon dahil sa laki nito. Ganun pa man ay lumapit pa nga rin siya sa malaking gate. Sakto naman at may nakita nga siyang isang babaeng nagdidilig ng halaman sa may hardin sa loob. Magandang araw po! Agad na bati nga niya. Kaya napalingon sa kanyang babae. Ano nga atin? Tanong naman ito sa kanya. Ah, itatanong ko lang po sana kung... Saglit na nag-isip si Sheena kung ano ang sasabihin. Kung kilala niyo po ba ang dating may-ari ng bahay na to? I mean, noong hindi pa po ganito ang bahay, alam niyo po ba kung saan sila lumipat? May halong pag-aalangan na saad niya. Dating may-ari? Nakakunot at naguguluhan na tanong naman ang babae sa kanya na pinagbuksan pa nga siya ng gate. Hindi naman umalis ang dating may-ari ng bahay na to. Dito na sila lumaki. Dagdag pa nga ng babae, kaya agad na napalunok ng laway si Sheena. Ah, dito po nakatira si Mr. Tyler Valencia? Mababa nga ang boses sa tanong niya. Nakangiti namang tumango sa kanyang babae. Nandiyan po ba siya? Pwede ko po ba siyang makausap? Tanong nga ulit niya. Pasensya na miss, busy kasi yun eh. At hindi basta-basta tumatanggap ng kahit na sinong bisita. Lalo na, hindi ka rin pamilyar sa akin. Ilang beses na nga akong napagalitan kasi kung sino-sinong babae ang pinapapasok ko noon kapag sinasabi nila na nobya sila ni sir. O kung hindi kaya nabuntis sila ni sir. Pagkukwento nga ng matanda kaya agad nga siyang napangiwi. Kahit pakisabi lang po ang pangalan ko, Sheena Cortez po. Kailangan lang talaga naming makapag-usap. Importante lang po kasi maghihintay po ako rito. Muling pakiusap nga niya sa babae. Saglit naman itong nag-isip bago tumango.
O siya, sige. Susubukan ko siyang sabihan. Teka lang, iha. Sagot nito tapos ay umalis na nga si Naranggit at naglakad na nga papasok sa loob ng bahay. Hindi naman alam ni Sheena kung ano ang mararamdaman niya. Obvious naman kasi, sa laki ng bahay na ito na successful na sa buhay, si Tyler. Mapait siyang napangiti dahil doon. Kahit na papaano alam kasi niya na hindi na sayang ang pag-alis at pag-iwan niya sa lalaki noon. Kasi mukhang naabot na nga nito ang mga pangarap niya. Nabigyan na nga nito ng magandang buhay ang pamilya niya. Lumipas ang mahigit 10 minuto na hindi pa rin bumabalik ang babae. Ganun pa man tahimik naman na maghintay si Sheena sa labas ng bahay. Pero maya-maya pa ay muling lumabas ang babae. Pasensya na, miss. Hindi ka raw kilala ni sir eh. Wika nga nito kaya literal na nalaglag ang panga ni Sheena. May kung anong kirot nga siyang naramdaman sa dibdib. Pero alam niya na hindi ito ang tamang panahon para magpa-apekto. Hindi siya naniniwala na hindi siya kilala ng lalaki. Miss, pakisabi po yung dating may-ari ng V Hotels na si Sheena Cortez. Importante lang po talaga ang usapan namin. Kamo. Pamimilit nga niya. Ah, ikaw ang dating may-ari nun? Eh si Sir Tyler na ang may-ari nun ngayon. Sagot naman ng matanda, kaya muling napanganga si Sheena. Pakiramdam kasi niya ay pinaglalaroan siya ng tadhana. Hindi pa nga niya kayang sagutin ang sinabi ng matanda. Nang biglang, may pigura ng lalaki na lumabas mula sa loob ng bahay. Faye, ako nang bahala dito. Pumasok ka na sa loob. Utos pa nga ng lalaki gamit ang baritonong boses. Okay po, sir. Sagot naman ang kasambahay. Tapos ay naglakad na nga ito papasok. Sunod-sunod na paglunok ulit ang laway ang ginawa ni Sheena. Nang makita ang malaking pagbabago sa itsura ng ex na si Tyler. Gwapo na ito dati pero mas gwapo pa ito ngayon. Hindi nga niya inakala na mas tatangkad at gaganda pa ang katawan. Para itong modelo o leading actor na napapanood sa TV. What is your name again? Tanong sa kanya ng lalaki. Hindi ako naniniwala na hindi mo ko kilala, Tyler. Mariin naman na sagot ni Sheena. Well, hindi kita pinipilit na maniwala. But just so you know, mabilis ako makalimot sa mga bagay. O, tao na hindi naman mahalaga. Preskong sagot pa nga ng lalaki tapos nagkibit-balikat pa nga. Wait, don't tell me isa ka sa mga babaeng nandito para sabihin na nabuntis ko. Natatawa at may panunoy ang tanong pa nga ng lalaki, kaya mariin siyang napapikit. Nagbago ka na, Tyler. A lot. Mababa ang boses na sagot naman ni Sheena. Nothing is constant in this world and we are all dynamics. So change is normal. Nakangisi at mayabang pa nga na sagot nito. So tell me, how much do you need para tigilan mo na ang pagpunta rito? Puno ng kayabangan sa tanong ng lalaki at parang sampal yun kay Sheena. Sobrang nakakasakit ang damdamin. Parang inapakan at niyurakan ang pagkatao niya. I heard ikaw ang nakabili ng resort na dating sa amin. Hindi nakakapagtaka na alam mong hirap na kami sa buhay ngayon. But it doesn't mean that I want your money, Tyler. Mababa ang boses na saad nga ni Sheena. Well, you're right. Nandito ako kasi gusto kong makilala ka ni Tyrone. Hindi ko nga inakala na magbubunga yung isang gabing yun. Pero mukhang maling desisyon na nagpunta ako dito. But don't worry, hindi na ako babalik ulit dito. And I won't tell bad things to him about you kapag tumanda siya at nag-iisip. Siya na lang siguro ang bahalang maghanap sa'yo. At saka ka na rin nun, magdesisyon kung maniniwala ka ba na nagkanak tayo. I'm so sorry to bother a rich and busy man like you. Now if you're going to excuse me, mauna na ako. Taas noong sagot pa nga niya bago tinalikuran ang lalaki. Hindi pa nga siya nakakalayo nang marahas na hinigit nga ni Tyler ang braso niya. Ang ekspresyon ng lalaki na kanina ay nangasar, ngayon napalitan nga ng iritasyon. Stop fooling around, Sheena. Mariinasad nga nito, kaya sarkastiko siyang natawa. Oh wow! So bigla mo akong naalala. Bigla mong naalala ang pangalan ko ngayon. I thought you don't remember anything. Tanong pa nga ni Sheena. Fine.
I remember you. I freaking remember every single detail about you at kung anong ginawa mo sa akin. Pero anong gusto mo? Umarte ako na wala lang pagkatapos mo kong iwan at gawing tanga? Para ako mababaliw na umalis ka. Hindi pa ba sapat sa'yo yun? At kailangan mo pang magsinungaling sa akin na may anak tayo? Puno ng diin at sama ng loob na saan pa nga ng lalaki. I'm not lying. Hirap na paghinga na sagot naman ni Sheena. May anak na tayo. And we're only here because he wants to meet you. Dagdag pa nga niya. Agad siyang napasinghap nang mariing pumikit ang lalaki tapos ay malakas pang napamura. Nakita niya ang pinaghalong sakit at galit sa reaksyon nito. Where is he? Dalhin mo ako sa kanya. I want to know right now if you are telling the truth or if this is just one of your wicked schemes. Galit na sad nga ng lalaki. Mariin namang napapikit si Sheena bago mabilis na umiling. Hindi ako papayag. Naharapin mo siya. Nagalit ka, Tyler. I get it. Alam kong galit ka at pwede mong ibunton sa akin ang lahat ng galit. Pero mag-usap muna tayo ng maayos. I'm not asking us to be friends. I just want us to become at least civil para sa bata. Kaya pasensya na pero ihaharap lang kita sa kanya kapag alam kong kalmado ka na. Mahabang sad pa nga ni Sheena. Muling napapikit ng mariin ang lalaki pero sa huli ay napabuntong hininga ito bago marahang tumango bilang sagot. Pagkatapos noon ay pinapasok nga siya ni Tyler sa loob ng bahay para doon daw makapag-usap. Kung normal na araw lang ito, baka sobra lang namangha si Sheena sa ganda ng bahay. Pero hindi na nga niya naisip pa yon dahil sobra rin siyang kinakabahan. Tinatatagan lang niya ang loob para sa anak. Dumiretso naman sila ni Tyler sa opisina nito sa bahay. Have a seat. Sad pa nga ng lalaki bago umupo sa swivel chair niya. Na siyang agad nga niyang ginawa. Agad na nabasa nga ni Sheena ang nameplate ng lalaki na gawa sa salamin. Engineer Tyler Valencia ang nakasulat doon. You're an engineer now. Mababang boses na wika nga niya at ngumiti pa. Good for you. Dagdag pa nga niya. At sincere na masaya siya para sa ex. So, tell me everything about him. Sad pa nga ng lalaki na binigyan pa nga siya ng nanunukat na tingin. Huminga naman ang malalim si Sheena bago nagsimulang magkwento ng mga bagay tungkol sa batang si Tyrone. Kaya ng birthday nito, mga paborito nito at hilig at kung ano-ano pa. Umabot nga ata sila ng mahigit isang oras tungkol doon bago naubusan ng tanong ang lalaki sa kanya. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin ang tungkol sa kanya? Noong nalaman mong buntis ka, in the first place, bakit bigla ka nalang umalis pagkatapos mong mag-initiate nung gabing yon na may nangyari sa atin? Bakit bigla mo nalang ako iniwan? Ano yon? Pamamaalam mo? Takot pa nga ng lalaki pagkatapos ng maraming tanong nito tungkol sa anak nila. Let's not talk about it anymore. I mean, wala na rin namang nagbabago. I'm really sorry if I kept this a secret for a long time. Alam ko na kahit sa ang angulo mali ako, but I had no choice. So can we please not talk about it and just be civil? Sagot nga ni Sheena. Don't tell me that you didn't have a choice because you do. You always do. And you chose to just leave and not tell me a damn thing. May halong galit na gait ng lalaki. Pero agad din naman itong huminga ng malalim para pakalmahin ng sarili. Is this about your mother? Tanong pa nga ng lalaki, kaya bahagiyang umawang ang bibig ni Sheena. Bago ko umalis nun, kinausap niya ako. Sinabi niya na alam niya ang tungkol sa relasyon natin. Sinabihan niya akong oportunista at gusto niyang hiwalayan kita. Dagdag pa nga ng lalaki. Kahit na papaano kasi ay ayaw niyang maging masama sa tingin ng iba ang mama niya. Hindi maganda ang ginawa nito, aminado siya doon. Kasi maging siya ay nagalit din doon. Pero nanay pa rin niya ito. At alam niyang paulit-ulit na. Pero mahal pa rin niya ang mama niya. Ito na lang ang natitirang pamilya nila ng anak na si Tyrone. Kaya handa siyang gawin ng lahat para maprotektahan din ang ina. Fine, but I want to meet him right now. Call them,
at sabihin mo na iniimbitahan ko silang kumain ng lunch dito sa bahay. Tapos bukas ng bukas, sasailalim kami sa paternity test. I didn't mean to offend you, Sheena. Pagkatapos mo akong gawing tanga nun, sorry pero nahihirapan ako na magtiwala sa'yo ngayon. Mas mabuti na yung nagkakasiguro ako. Sad naman ang lalaki. Tipid nang umiti si Sheena bago tumungo. Okay, sagot niya. Naintindihan naman niya ang punto ng lalaki at alam din naman niya na wala siyang dapat na ikatakot dahil nga hindi naman siya nagsisinungaling dito. Pagkatapos nun ay agad nang tinawagan ni Sheena ang mama niya para sabihin iniimbitahan nga sila ni Tyler na kumain ng lunch sa bahay nito. Mukhang nagulat at nagalit nga ito sa kanya pero wala rin namang nagawa dahil alam naman niyang mangyayari talaga ang bagay nito. Agad na tumawag ang staff sa resort ni Tyler at pinasundo nga ang maglola para ihatid na nga sa bahay niya. Hindi naman nagtagal ay nakarating na nga rin ng mga to. Pagkababa pa lamang ng batang si Tyrone sa sasakyan, ay agad na nga umawang ang bibig niya. Dahil sa mga nakita, ganun din naman si Tyler. Kasabay nun ay malakas at mabilis ang tibok ng puso ni Tyler. Si Tyrone naman, titig na titig pa rin sa mukha niya. Nice home! Tumatangong wika pa nga ng mama ni Sheena, pero hindi nila pinansin yun. Hi! Mahina at napapaos ang boses na bati nga ni Tyler habang titig na titig sa bata. Hindi may pagkakaila na anak niya ito. Kamukhang kamukha kasi niya ito, lalo na noong bata pa siya. Kuhang-kuha ng bata ang mga mata, ilong at labi niya. Ang kulay nga lang ata ni Sheena ang namana nito. Kayo po ba ang papa ko? Cute nga ang boses na talong ng bata. Agad na napalunok ng laway si Tyler dahil sa narinig. Alam niyang sinabi niya kay Sheena na kailangan muna nilang sumailalim sa paternity test. Pero pakiramdam niya ay hindi na kailangan pa yon. Nang makita niyang bata, parang nakumpirma nga niya na anak nga niya ito. Sorry kung ngayon lang si Papa, tanging nasabi nga niya. Dahil doon napayuko nga ang bata nung una, nagtaka nga sila at inisip na nahihiya ito. Pero maya-maya pa narinig na nilang mahihinang hikbi nito. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Tyler na lumuhod sa harap ng bata. Tapos ay mahigpit nga niya itong niyakap. Hindi niyo po ba ako mahal? Hindi niyo po ba gusto sa akin? Good boy naman po ako ah. Tsaka very good po lagi sa school. Umiiyak nga na sadong bata at parang dinudurog ang puso nilang lahat dahil sa katanungang yon. Agad na may namuong luha sa mga mata ni Sheena, dala ng labis na awa. Ngayon lang kasi niya nakita na ganito ang anak. Hindi siya sanay, lalo pa alam niyang masayahin nga na bata ito. Sorry, patawarin mo si Papa, ang tanging naibulong nga ni Tyler. Hirap na hirap kasi siya na magsalita dahil parang may kung anong mabigat na nagbara sa lalamunan niya. Sumama na po kayo sa amin, please. Ayoko na pong malayo sa inyo eh. Gusto ko po kasi kayong makasama. Promise, good boy na po ako. Hindi ko po kayo kukulitin lagi. Naiiyak pa rin na pakiusap ng bata. Hindi na papayag si Papa na magkalayo tayo ulit. Puno ng hinanakit nga na sagot ni Tyler. Napalingon pa nga siya kay Sheena at sa ina nito na parang ang daming gustong sabihin pero mas pinili na nga lamang na huwag ituloy sa huli. Hindi niya alam kung gaano nga sila katagal na magkayakap ng batang si Tyrone. Pero sobrang naging emosyonal yun. Pagkatapos nun ay pumasok na nga sila sa loob ng bahay. Nagpa siya nga sa sala na maghintay habang hinihintay na maluto ang pagkain. Parang may kung anong mainit na bagay ang humahaplo sa puso ni Sheena habang pinapanood nga ang anak na nakakalong sa ama. Parang ayaw na ngang mapabitaw ng bata. Napapangiti na nga lamang siya kapag naririnig ang maraming tanong nito sa ama niya na sinasagot naman lahat ng lalaki. Until when are you planning to stay here? Tanong nga ni Tyler kay Sheena nang magkakasama na nga sila sa pag at tahimik na kumakain ng tanghalian. 1 to 2 weeks maybe. Bakasyon lang sa klase ni Tyrone kaya nandito kami. Tapos nag-file lang ako ng 2 weeks leave
Kailangan pa rin naming bumalik sa Manila para sa pag-aaral niya at sa naiwan kong trabaho. Sagot naman ni Sheena. Maraming magagandang eskwelahan dito. Pwede siyang mag-transfer na lang dito. Wika pa nga ng lalaki dahilan kung kaya't parehong nagulat nga sina Sheena at ang anak nito. Teka lang, hindi ba sinabi mo na gusto mong sumailalim muna sa... Hindi na nagawang ituloy pa ni Sheena ang sasabihin dahil pinutol agad yon ni Tyler. He's my son, Sheena. Obviously, I can feel it, so I don't need to do that. At isa pa, hindi mo pa nakikita? Pwedeng sabihin ng lahat na hindi ikaw ang nanay niya, pero hindi maipagkakaila na ako ang ama niya. Gitna ng lalaki, bahagya siyang napanguso. Pakaramdam kasi niya, pinagyabang nito sa kanya na siya ang kamukha ng bata. Pero may buhay rin kami sa Manila. Hindi naman pwede na basta na lang kami alis doon. Mababa ang boses na sadaman ni Sheena. Ang anak nila ay nakatingin lang sa kanila at tahimik na nakikinig. Hindi nila alam kung naiintindihan ba nito ang pinag-uusapan nila. Pero umaasa nga sila na hindi. Well, I don't care. You deprived me years to be with my son. At hindi na ako papayag pa na malayo siya ulit sa akin. It's either you'll leave your job in Manila or stay here with him for good. Or he'll stay here with me alone. I can always do this the hard way if you want to. Mayabang na sagot nga ulit ng lalaki na parang ayaw magpatalo. Mariin namang napapikit si Sheena dahil sa narinig. Kumpara kasi sa estado ng buhay nila ngayon, alam niya na walang-wala nga siyang laban sa lalaki. Kung gugustuhin nito na kunin na nga sa kanyang anak, alam niya na magagawa ni Tyler yon ng paraan ngayon. Iba ang nagagawa ng pera at koneksyon. Are you threatening my daughter? May halong diin naman na saad ng mama ni Sheena. Ma, please. Mahinahon na pakiusap ng halamang ni Sheena. Nag-aaway po ba kayo? Inosenteng tanong naman ng bata, kaya agad na natahimik nga ang lahat at napalingon. Hindi anak, nag-uusap lang kami. Nakangiti at mahinahon na sagot naman ni Sheena. Papa, ang laki po ng house nyo. Kayo lang po bang mag-isa dito? Pwede po ba dito na lang po kami ni na mama at lola? Magiliw na tanong pa nga ng bata kaya sabay na naubo. Sina Sheena at ang mama nito. Si Tyler naman ay mayabang na napangisi at nagtaas pa nga ng isang kilay kay Sheena. Oo naman anak. Walang pag-alinlangan na sagot ng lalaki. Actually, dati kasama ko dito sa bahay ang lolo at lola mo. Pero nasa Cebu kasi sila ngayon at nagbabakasyon. Tapos may sarili na rin silang bahay. Huwag kang mag-alala. Pagka-uwi nila ay papakilala kita sa kanila. Sigurado nga na matutuwa ang mga yun. Nakangiting dagdag pa nga nito. Thank you po, Papa! Masayang sagot ulit ng bata. Amanak, sa tingin ko dapat na... Sa hotel na muna tayo magstay. I mean, pwede ka namang pasyalan doon ni Papa mo or pwede mo siyang pasyalan dito kapag hindi ka busy. May halong ka ba? Nasaad nga ni Sheena. Tumango naman ang mama nito bilang pagsang-ayon. Our son wants to stay here, Sheena. At siyang masusunod. Pwede kang magstay sa hotel if you want. But he'll stay here with me. Wika naman ni Tyler habang nakatitig nga ng diretso sa mga mata niya. Pakiramdam ni Sheena ay nalulunod nga siya sa lalim ng titig nito. Kaya agad nga siyang nag-iwas ang tingin. You can stay here with them, anak. Pero ako babalik ako sa hotel. Agad na wika naman ng mama niya. Sa huli na pabuntong hininga na nga lamang si Sheena at hindi na nakipagtalo pa. Kung tutusin, pwede naman talaga siyang tumanggi at may gawin. Ang kaso na intindihan din niya na gustong makasama ni Tyrone ng ama. At ganun din si Tyler sa bata. Maraming taon ang nawala sa magama kaya ayaw na nga niyang ipagkait sa mga ito. Ang panahon na pwede pa nga silang makabawi sa isa't isa at gumawa ng masasayang mga memorya na magkasama. Pagkatapos kumain ay nagpahinga na nga lamang sila saglit. Tapos sinitusan nga ni Tyler si Sheena na kunin nga sa hotel ang mga gamit nila. Pinahatid na nga sila ng mga ito sa driver para makasigurado nababalik daw sila kaagad. Ang batang si Tyrone nga ay nagpaiwan sa papa niya. Excuse me ma'am, Mrs. Cortez po right? Nakangiting tanong ng babaeng nasa lobby. Sa mama ni Sheena nang naglalakad na nga sila, papasok sa hotel. Kaya sabay silang natigilan.
Yes, why? Tanong naman ng mama ni Sheena. Heto po ang bagong room key niyo. Upgraded po kasi ang room niyo into an executive suite. Nailipat na rin po doon lahat ng gamit niyo sa previous room niyo po. Nakangiting wika nga ng babae, kaya sabay ngang nagkatinginan ng magina. Miss, hindi na. Hindi kasi namin afford ang executive suite eh. Agad na wika naman ni Sheena. Covered daw po ni Engineer Valencia ang stay without definite time kung kailan ang check-out. Pinapasabi din po niya na kung may kailangan kayo, magsabi lang daw po kayo sa akin since you are our VIP guest and the mother of his fiancé. Nakangiting wika nga ulit ng babae, kaya agad na naubo si Sheena sa narinig. I didn't know that he's getting married. Congratulations po, ma'am. Nakangiting bati pa nga sa kanya nito. Miss, kasi it's okay. Tell him thanks. Nakangiting sagot naman ng mama ni Sheena na parang natuwa pa nga dahil nang makakaalis na nga ito sa studio type na room. Hinilot na nga lamang ni Sheena ang sentido niya, lalo na nang kinuha na nga ng mama niya ang susi at naglakad na nga papunta sa elevator. Sa huli na pabuntong hininga na nga lamang siya bago sumunod dito. Fiancé pala, nanunuyat na nga sir nga, natanong sa kanya ng mama niya. Hindi naman siya sumagot kasi ay ayaw nga niyang makipagtalo. Pakiramdam niya ay sobrang na-drain ang energy niya sa araw na to. Naging okay naman ang mga sumunod na araw. Pansamantalang tumuloy nga si Sheena sa isa sa mga guest rooms ng malaking bahay ni Tyler. Hindi na niya kinumpronta pa ang lalaki sa pagsabi nito na fiancé nga siya nito. Kahit pa mabilis na kumalat nga ang chismis sa mga staff ng resort, ayaw naman kasi niyang isipin ng lalaki na apektado pa siya sa ganoon. Sa mga nakalipas na araw, napansin nga niya na walang ibang ginawa si Tyler kundi ang bumawi sa anak nilang si Tyrone. May hindi na nga mapaghiwalay ang dalawa kung ano-anong mga bagay ang binibigay nito sa bata, gaya ng gadgets, libro, bagong mga damit, laruan, sapatos at kung ano-ano pa. Tapos madalas din kung isama din ni Tyler ang bata kahit na saan ito magpunta. Kahit nga may mahalaga itong meeting sa bayan o sa firm niya ay sinasama niya ito. At syempre isinasama rin siya ng lalaki para may katulong daw ito sa pag-alaga sa anak nila. Engineer, hi! Bahagyang nagangat nga ng tingin si Sheena isang araw nang marinig yun. Kasalukuyan kasi siyang nakaupo sa may lobby ng firm ni Tyler kasama ang anak nila. At hinihintay nila na matapos nga ito sa importanteng meeting daw. Lexi, hi! How have you been? Nakangiting tanong naman ni Tyler sa maganda at sexy na babae. Okay lang. Ikaw ah, hindi ka na sumasagot sa mga tawag at text ko. Busy? Nakangiting ani pa nga nito at may halong paglalambing. Nakita nga ni Sheena na bahagyang napalingon sa kanya si Tyler, na parabang tinitignan nga ng lalaki ang magiging reaksyon niya. Kaya bahagya nga siyang napanguso at nag-iwas na nga lamang ng tingin. Umakto na walang pakialam. Owe, sobrang daming projects these past few weeks. Narinig pa nga niyang sagot ni Tyler. Balita ko may anak ka na, is that true? I mean, how did it happen? Maarteng tanong pa nga ng babae. Mahabang kwento, but yes, may anak na nga ako. Diretsahang sagot naman ni Tyler. Anak, ayun na ang papa mo. Sobrang hina ng boses na bulong ni Sheena sa anak niya na busy maglaro ng robot. Agad naman na nagangat ng tingin ng bata at masayang napangiti nga nang makita nga man ito. Papa! Malakas at masayang sigaw nito, tapos ay patakbo pang lumapit sa ama niya. Napangiti naman si Sheena nang agad na binuhat nga ni Tyler ang anak nila. Kahit kaharap pa nga nito ang babae na si Lexi, ay pumunta pa nga rin siya. Oh, is he your son? Grabe ka, mukhang kamukha mo. Hello, baby! Paglalambing pa nga kunwari ng babae sa bata. Anyways, are you busy this coming weekend? Labas naman tayo. Just the old times. Nakangiting sad pa nga ng babae. Kung hindi naman busy, why not? Nakangiting sagot naman ni Tyler. Kaya lihim na pinaikot nga ni Sheena ang mga mata niya. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero sobra nga siyang naiirita. So, mauna na kami. May lalaka rin pa.
Narinig niyang paalam pa nga nito. Nainis din siya na hindi man lang siya pinakalala nito sa babae. Pero naalala niya na wala nga pala sila koneksyon sa isa't isa ngayon. Bakit naman siya ipakikilala nito? Let's go? Nakangisi at makahulugan na pag-anyaya pa nga ni Tyler kay Sheena. Nagkibit-balikat na nga lamang si Sheena bago tumayo at sumama na nga sa magaman niya na maglakad palabas ng firm. Where do you want to go? Masayang tanong nga ni Tyler sa anak nila nang makasakay na nga sila sa sasakyan nito. Pwede po ba tayo sa bahay ni Papa? Gusto ko pong mag-swim sa beach eh. Sagot naman ng bata. Sure ka? Ayaw mong pumasyal sa mall at bumili ng mga bagong toys? Puno ng lambing naman na tanong ulit ni Tyler. Ngumiti naman ang bata bago tumango. Okay, pero magpaalam ka muna sa mama mo kung pwede tayong mag-swim sa beach, okay? Dagdag pa nga nito. Kayo ang bahala. Desisyon niyo yan. Wala sa sarili at agad naman na sagot ni Sheena. Kaya mahinang natawa si Tyler. Why do you look so grumpy? Wait, don't tell me nagsaselos ka kay Lexi. Nakangisi at may halong pangasar pa nga na tanong ni Tyler sa kanya. Bakit naman ako magsaselos? Duh! Tumahimik ka na nga lang. Naiirita nga na sagot naman niya, kaya mas lalong natawa si Tyler. Okay, sabi mo eh. May halong pangasar pa nga na saad pa rin ito. Oo nga pala, naimbitahan ako sa isang social gathering sa Friday at gusto ko sanang isama kayo ng mga anak natin para makita at makilala na rin ng mga kaibigan ko si Tyrone. Pwede mo rin sabihin ng mama mo. Baka sakali na gusto niyang sumama. Wika nga ulit ni Tyler pagkaraan nga ng ilang minutong katahimikan. Susubukan ko siyang sabihan. Ang tanging sagot nga ni Sheena. Sa mga nakalipas na araw na nagkasama nga sila sa isang bubong, may mga pagkakataon na sinusubukan nga niyang kausapin si Tyler tungkol sa mga nangyari noon, pero lagi nga niyang iniiwasan ang topic na yon. Gaya kasi ng sinabi niya, tapos na nga ang mga yon at wala na rin namang magbabago kahit pa may parte sa kanyang nagsasabi na karapatan ni Tyler na malaman ang totoo. Pagkabalik nga nila sa bahay ay agad na naghanda nga ang magama para sa balak nga nilang pagligo sa dagat. Si Sheena naman ay nagpa siya na nga lamang na panoorin at bantayan lang ang anak. Napangusap pa nga siya kasi pagkarating nga nila sa dalampasigan ay agad na hinubad nga ni Tyler ang suot niyang sando, kaya naman kitang kita niya ang magandang hulma ng katawan nito. Sigurado ka bang hindi ka sasali sa amin? Nakangiting tanong pa nga ni Tyler sa kanya. Oo, dito lang ako. Sagot naman niya. Hindi na nga siya pinilit pa ni Tyler at isinama na nga nito ang anak nila sa paglusong sa dagat. Napapangiti nga si Sheena habang pinapanood ang magama na masayang nagkukulitan habang naliligo sa dagat. Sa totoo lang ay hindi pa nga rin siya komportable sa ganitong setup, pero masaya siya na makitang masaya ang anak niya. Mamaya pa ay kumunot nga ang noon ni Sheena nang makitang lumapit sa kanya ang nakangising si Tyler. Muntik pa nga siyang mapasigaw sa gulat ang binuhat nga siya nito sa bridal style, tapos ay patakbong isinama pabalik sa dagat. Tyler! Sigaw nga niya sa pangalan ng lalaki nang mabasa na nga rin ang katawan ni Sheena ng tubig dagat. Sabay at malakas naman na nagtawanan ng magama, kaya sa huli ay mahina na nga lamang din na natawa si Sheena bago sinabuyan ng tubig dagat ang lalaki. Ang kulit naman eh, hindi nga sabi ako maliligo. Pagre-reklamo pa nga niya kunwari, kahit pa ang totoo ay masaya nga siya na isinasali nga siya ng lalaki sa mga masasayang memorya na ginagawa nito kasama ng anak nila. It's not my idea. Inutusan lang ako ng anak natin. You know that he's the boss, right? Natatawa na sagot naman ni Tyler. Ha, ganun ah. Natatawa na saad na nga lamang ni Sheena bago sinabuyan nga rin ng tubig ang anak nila. Napuno ng masayang tawanan at kulitan ang tatlo dahil doon. Kahit na papaano, para nga silang isang buo at masayang pamilya kung papanoorin. Nang makadama nga sila ng pagod ay nagpa siya nga sila na magpahinga muna at kumain ng merienda na dala nila. Nakakamiss din pala maligo sa dagat. Nakangiting saad nga ni Tyler. Sus, dito ka na lumaki at nakapag-isip. Hindi ka ba nagsasawa? Tanong naman ni Sheena. Well, siguro sanay na ako, pero nitong mga nakaraang taon, sobra akong naging busy at kahit pa malapit ako sa dagat, hindi ko nagawang iapak man lang ang paa ko sa tubig.
Kaya rin siguro na-miss ko. Wika naman ng lalaki tapos ay tumingin pa nga sa mukha niya. Okay ka na? Hindi ka na ba nagsiselos kay Lexi? Tanong pa nga nito kaya literal na nalaglag ang panga niya. Hindi nga sabi ako nagsiselos eh. Depensa naman niya. Lex is just a friend. Malambing lang talagang yung tao na yon. Sa aming mga kaibigan niya pero may asawa na siya. Nakangisi na paliwanag naman ni Tyler. May asawa pero nagkikita kayo ng weekends? Wala sa sariling sagot pa nga. Nang babae, agad pa nga siyang natigilan ng mapagtanto na tunog nagsiselos nga siya. Mahina namang natawang lalaki dahil doon. Mukhang hindi ka nga nagsiselos. Nakangisi pa nga na saan nito. Hindi lang naman kami ang magkikita. What she meant by that was magkikita kami kasama ang asawa niya at iba pa naming mga kaibigan. Gusto mo, isasama ko rin kayo ng anak natin eh. So now stop being so grumpy about it, okay? Wala akong girlfriend o babae man lang. May halong harot nga na dagdag pa nga nito kaya agad na napalunok ng laway si Sheena. Wala naman sa akin kung magka-girlfriend ka. Single ka naman tapos successful sa buhay. Siyempre alam ko naman na darating ang araw na kakailanganin mo ng babae na makakatuwang mo sa lahat. May halong kaba na sagot niya. Pwede namang ikaw yung babaeng yun ah. Sobrang hina ng boses na sagot naman ni Tyler kaya hindi yun narinig ni Sheena. Ha? Ano nga ulit yun? Pasensya na hindi ko narinig. Sumabay kasi ang hampas ng alon sa dalampasigan eh. Saad nga ni Sheena kaya natawa na nga lamang ang lalaki. Wala. Ang sabi ko, bumalik na tayo sa bahay at medyo dumidilim na rin. Natatawa nga na sagot na nga lamang nito bago tumayo na. Nagkibit-balikat na nga lamang si Sheena at nagpa siyang sundin ang sinabi nito. Mabilis na dumating ang Biyernes ng gabi at gaya ng napag-usapan ay sasama nga si Sheena sa social gathering na sinabi nga ni Tyler. Napabuntong hininga nga si Sheena bago tinitigan ang sarili sa salamin suot ang isang kulay green na haltered dress na pinabili nga ni Tyler sa sekretarya nito para sa kanya. Sa totoo lang ay bagay na bagay sa kanyang damit. Mas lalo kasing lumitaw ang puti at kagandahan nga ni Sheena. At hindi naman ito ang unang beses na nagsuot siya nito. Lalo na dati noong mayaman pa nga sila. Kapag isinasama nga siya ng mga magulang niya sa ganitong mga events or gatherings din. Ang kaso, sa ilang taon nga na hindi nga siya naka-attend ng ganito, pakiramdam niya hindi na nga siya sanay at komportable. Nang makarating naman sila sa venue, sobrang daming mga tao ang bumabati kay Tyler. Kung hindi mukhang mga businessman, karamihan sa mga yon ay mga babae na halatang nagpapa-cute, nagpapapansin. Tapos ay babatiin din nilang anak nilang si Tyron. Pero siya ay daraanan lang na parang hangin, kung minsan tataasan pa ng kilay. O kung hindi kaya ay titignan nga mula ulo hanggang paa. Hindi talaga ako komportable, Tyler. I'm sorry, kanina ko pa napapansin ang daming matang nakatingin sa akin. Siguro dapat ata na hindi na lang kami sumama. Bulong pa nga ni Sheena sa lalaki maya-maya pa. Relax, tinitignan ka nila kasi ikaw ang pinakamaganda rito. Nakangiting sagot pa nga ni Tyler, kaya agad nga niyang naramdaman ang pamumula ng magkabilang pisngi niya. Si Esmeralda naman, ang mama ni Sheena na nakasama nga rin nila ay mahinang natawa. Agad namang nagsimula ang event. Siguro ay umabot na nga ng halos isang oras ang host sa pagsasalita. Tapos ay may ilan pang mga tao na nagsalita sa stage bago nga sila kumain. Pagkatapos nun, syempre ay hindi na wala ang pakikisocialize ng marami sa ibang mga bisita. Malamang karamihan sa mga nandito ay businessman na naghahanap ng possible client. O kung hindi kaya ay naghahanap ng investors or business partners. Gaya ng sinabi nga ni Sheena, hindi na bago sa kanyang ganito. Gagamit muna po ako ng banyo ma. Paalam nga ni Sheena sa mama niya habang si Tyler ay nakatayo nga at tabala sa pakikipag-usap sa kung sino-sino. Tumango naman ang mama niya, kaya mabilis na siyang tumayo at naglakad na nga paalis para humanap ng banyo. Nang makapasok na nga sa isang cubicle si Sheena, ay napabuntong hininga nga siya.
Hindi naman siya manhid para hindi maramdaman na ibang tingin sa kanya ng marami. Hindi niya alam kung dahil ba kasama si Tyler na halatang kinababaliwan ng maraming babae o sadyang pangit ang tingin sa kanya ng mga to. Did you see her? Gosh, she's not even pretty, she looks plain. Narinig niyang sad pangalan ng isang babae habang nasa cubicle siya, kaya agad niya siyang natigilan. Hindi niya alam kung sino ang pinag-uusapan ng mga to, pero agad nga siyang nakadama ng kaba. Alam mo ba ang balitang narinig ko, girl? Na sila pala ng dating may-ari ng V Hotels, tapos matapobre at sugaro lang mama niya, kaya nawala sa kanilang lahat. No wonder si Tyler ang hinuhututan nila ngayon. Malamang gusto nilang makabawi sa buhay. Wika nga nung isa pa, kaya parang kumulo ang dugo ni Sheena sa narinig. Dahil kasi doon ay napagtanto niya na silang pinag-uusapan. True girl, hindi na ako nagtataka pa na hindi talaga anak ni Tyler ang batang yun. Halatang manggagamit naman sila. Sad pa nung isa. And did you see her mom kanina? She's trying hard to fit in. Kahit hindi naman siya belong. What a social climber. Dagdag pa nga nito. Parang sinasaksak nga ang puso ni Sheena dahil sa narinig. Okay lang naman sana na siya ang pag-usapan ng iba. Pero para idamay ang mama at anak niya, sobrang sakit nun para sa kanya. Paulit-ulit na nga niyang sinabi at aminado talaga siya na maraming pagkakamali ang mama niya. Pero at the end of the day, mama pa rin niya to. At nasasaktan pa rin siya na makarinig nang hindi magaganda tungkol dito, lalo na sa anak niya. Gusto niyang lumabas sa cubicle tapos ay sugurin, pagsasampalin at tingudngod ng mga babae. Pero iniisip na nga lamang niya na kapag ginawa niya yun, baka isipin nila na guilty siya. Kaya pinakalma niya ang sarili niya bago taas noong naglakad palabas ng cubicle. Mukhang nagulat naman ang tatlong babae nang makita siya. Dumiretso naman siya sa lababo at naghugas ng kamay bago nakangiting tumingin sa mga babae sa salamin. Next time, if you want to say something, sabihin nyo ng harapan instead of talking nasty things behind my back. You know why? Nakangiti at kalmada na saad nga ni Sheena. Because it makes you look pathetic, bitter and insecure. Kalmado pa rin pero puno ng pangiinsulto na dagdag niya. Tapos ay matamis pang umiti. Ciao girls, enjoy the night. Wika pa nga niya bago taas noong naglakad palabas ang banyo at iniwan ang mga babae na halatang nagulat. Kinabahan at nainis naman dahil sa sinabi niya. Hindi niya ugaling pumatol sa ganitong mga tao pero sobrang nga siyang naiirita sa mga naririnig. Mabuti na nga lamang at nagawa nga niyang maging kalmado kesa daanin sa dahas komprontasyong yon. Nagmamadali na nga siyang bumalik sa pwesto nila para sana ayain ng mama niya na umalis na. Ang kaso pagkabalik niya ay wala na nga ito. Here she is! Narinig ganyang side pa nga ni Tyler na malawak ang ngiti. Siya ang mama ng anak ko. Sheena, I want you to meet Mr. De La Rosa, the man behind this amazing event. And Mr. De La Rosa, si Sheena Cortez. Nakangiting pagpapakilala nga ni Tyler. You must be the fiancé. I'm glad to meet you. Masayang sad nga ni Mr. De La Rosa at naglahad pa nga ng kamay. I'm not his fiancé, sir. May halong kaba na sagot naman niya. But I'm pleased to meet you, sir. Mababa ang boses na sad nga ni Sheena at tinanggap ang kamay ng lalaki tapos ay hinarap nga niya si Tyler. Nasaan si Mama at Tyrone? Mauna lang kami. Mababa ang boses na sad niya. What? Why? Nauna na silang, sabi ng mama mo, dadaanan na lang daw natin ang anak natin sa hotel mamayang pagkauwi natin. Pinasundo ko sila sa driver kaninang nasa banyo ka. May nangyari ba? Nag-aala lang sad naman ni Tyler. Mariing na papikit si Sheena nang maalala niya na importante rin kay Tyler ang ganitong event. Dahil alam niya na sa ganito nga sila nakakakuha ng potential clients at ayaw naman niyang sirain yun dahil lang naapektuhan nga siya sa mga sinasabi tungkol sa kanila. Kaya sa huli pilit na nga lamang siyang umiti bago umiling. Hindi. Inisip ko lang kasi na baka inaantok na si Tyrone. Kaya mauna na sana kami but since nauna na pala sila, okay na. Tanging naisagot na nga lamang niya. Are you sure? Nag-aalala pa rin na paninigurado ng lalaki. Kaya agad nga siyang tumango. O naman, sagot niya.
Baka naman, gusto mo na silang mauna kasi gusto mo akong masolo. May halong harot pa nga na biro ng lalaki, kaya mahina na nga lamang siyang natawa. Baliw ka talaga, kahit na kailan. Baka may ibang makarinig sa'yo at kung ano pang isipin nila. Natatawa nga na sagot na nga lamang niya, kahit na papaano nagawang pag-aanin ng lalaking loob niya. Babalik muna ako sa upuan. Medyo sumakit kasi ang paa ko sa taas ng heels na binigay ng sekretary mo. Puntahan mo na lang ako doon mamaya. Nakangiting sad na nga lamang ni Sheena. Sigurado ka ba? Wala kang kasama doon ah. Gusto mo ba na magpadala ako ng mas maayos na sapatos para mag-enjoy ka rin kahit papaano? Sad pa nga ng lalaki. Ano ka ba? Okay lang ako. Huwag mo na nga akong masyadong iintindi. Sige na't mag-enjoy ka na. Wika na nga lamang niya. Hindi na nga niya hinihintay na sumagot pa nga ito. Tapos ay naglakad na nga siya pabalik sa pwesto nila kanina at doon umupo. Mukhang balak pa nga siyang sundan ni Tyler. Ang kaso nahila na nga ito ng malalaki na kausap kanina at agad ngang nakipagkwentuhan. Napapangiti na nga lamang si Sheena nang mapansin na sigusigundo kung sulyapan nga siya ni Tyler na parang naninigurado na okay lang siya. Nitong mga nakaraang araw na nakasama niyang lalaki, aminado siya na napansin nga niya ang pagiging maalalahin at considerate ng lalaki. Kung sa bagay, kahit na noon pa lang naman na naging kaibigan at kasintahan niya to, alam niyang mabuting tao na nga si Tyler. Ayaw man niyang aminin pero yung feelings na akala niya ay matagal nang nawala pakiramdam niya, bumabalik o hindi naman talaga nawala. O baka naman natulog lang. Tapos ngayong kasama na nga niyang lalaki, unti-unti na nga ulit itong nagigising ang kanyang puso. Ewan ba niya? Hindi niya ma-explain. Sheena, let's go? Agad nga siyang nagangat ng tingin kay Tyler na nakalapit na pala sa kanya. Ha? Saan? Tanong niya. Uwi na. Pero sa dalampasigan tayo dadaan, maglalakad tayo. Nakangiting sagot nga ng lalaki. I mean, I think it's a little romantic, alam mo yun? Mag-aalis tayo ng suot na sapatos tapos hahayaan natin ang mga paa natin na mabasa ng tubig dagat habang naglalakad sa buhanginan at nag-uusap tungkol sa buhay habang nakatanaw sa mga bituin. Dagdag pa nga ng lalaki na siyang nagpangiti nga sa kanya. Sigurado ka ba? Ang dami pang tao dito ah. Malay natin makakuha ka ng maraming clients dito. Sad pa nga niya. Marami pang darating na kliyente sa mga susunod pang araw. Pero yung ganitong pagkakataon, madalang lang, so let's go. Nakangiti pa nga rin saan ng lalaki. Napalunok naman siya. Pero muli nga siyang pinigilan ni Tyler. Wait, sad nga nito tapos ay lumuhod sa harap niya. Napalunok naman ang babae ng laway nang mapansin ang daming mata ang nakatingin sa kanila habang inaalis nga ni Tyler ang heels na suot niya. Pagkatapos ay hinubad na nga rin nito ang suot na sapatos at nakangiti pang naglahad ng kamay sa kanya para maalalayan nga siya na mapatayo. Nahihiyaman ay tinanggap na nga lamang yun ni Sheena tapos ay sabay nga silang naglakad paalis sa lugar. Are you really okay? Tanong pa nga ni Tyler nang maglakad na nga sila sa dalampasigan. Oo nga, ilang ulit mo nang tinanong yan ah. Sagot nga ni Sheena kahit pang totoo iniisip pa rin niya ang narinig na usapan ng mga babae kanina. It's just that, napansin ko na nagbago ang timpla mo. Pagkabalik mo galing sa CR, you look hurt and it's making me worried. May halong pag-alala, nasaad nga ulit ng lalaki kaya mahina nga siyang napabuntong hininga. I don't belong there, Tyler. Kami ni Mama, hindi kami welcome sa party na yon. People were looking at us as if they're judging us. Pagsasabi nga niya ng totoo. Gaya ng sabi ko, they were looking at you kasi ikaw ang pinakamaganda doon. Sagot naman ng lalaki na parang pinapagaan ang loob niya. Mali ka, Tyler. Tinitignan nila kami and talking nasty things behind their back. Sagot pa nga ni Sheena at napabuntong hininga na naman. Kaninang nasa CR ako, may tatlong babae ang nag-uusap tungkol sa amin. Okay lang sana eh, kung ako lang ang pag-uusapan nila ng hindi maganda. Ang kaso, dinamay nila si Mama at si Tyrone. Sabi nila baka hindi mo raw anak si Tyrone at ginagamit ka lang namin ni Mama para
makaangat ulit kami sa buhay kasi nga naghihirap na kami. Sinabihan pang social climber. I mean, di naman kami perpekto, pero kahit na marami kaming pagkakamali, hindi naman ganun at hindi totoo yung sinasabi nila. Lalo na ang pag-question nila sa kung sino ba talaga ang ama ni Tyrone. Mahabang nagdag pa nga ni Sheena, Marie na napapikit ang babae nang maalala kung paano sinabi nito noon na oportunista nga si Tyler dahil sa mahirap ito. Pakiramdam niya bumabalik sa kanya ang lahat. Hindi naman totoo yun eh, nalulumang saan niya. Kasabay noon ay ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Oo, wala na sa amin ang lahat pero hindi ko magagawa na gumamit ng tao para lang maibalik sa amin yung mga bagay na meron kami noon. And I am starting to think na baka karma nga namin ito. Hindi nagawang ituloy ni Sheena ang sasabihin niya. Kasi ano? Kasi pinaghinalaan ng mama mo noon na oportunista ako? Tanong ng lalaki kaya gulat nga na napalingon si Sheena dito. Yun ang dahilan kung bakit umalis ka, hindi ba? Yun ang dahilan kung bakit iniwan mo ko. Dagdag pa nga nito, kaya umawang ang bibig ni Sheena. How did you know? Tanong nga niya. Just a few days ago, nagkasalubong kami ng mama mo sa resort habang nasa bahay kayo ng anak natin. We had a chance to talk at sinabi niya sa akin ang lahat. Inamin niya lahat. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit nagpadala ka sa takot mo. Kung bakit hindi ka nagtiwala sa akin na kaya ko. May halong lungkot nga na sa adang lalaki. May tiwala ako sa'yo na kaya mo, Tyler. Pero bata pa ako noon at takot na takot ako. May perang pamilya ko at marami silang koneksyon. Makapangyarihan. Alam ko na marami kang pangarap. At hindi ko lang naman gusto na maapektuhan ang mga pangarap mo dahil sa akin. At that time ay nakala ko na yun ang tamang gawin para maprotektahan ka at ang mga pangarap mo. Naluluha na paliwanag nga niya. So you slept with me and left me the other day? Yun ang naisip mong paraan para magpaalam sa akin? Tanong ng lalaki. Marahan namang umiling si Sheena. Hindi Tyler, hindi ko kayang magpaalam sa'yo kasi alam ko na hindi ko kaya na makita kang nasasaktan at nahihirapan sa sitwasyon. That night, binigay ko sa'yo ang sarili ko kasi. Gusto ko na maibigay yun sa lalaking alam ko na hindi na kailanman mawawala pa sa sistema ko. Paliwanag ulit niya, mapait namang umiti ang lalaki bago tumango. I still don't understand why, pero nire-respeto ko ang naging desisyon mo. Hindi ko ini-invalidate ang naramdaman mo noon. Pero sa totoo lang, nung umalis ka, para akong baliw na paulit-ulit bumabalik sa resort. Umaasa na babalik ka rin. And that lasted for years, Sheena. Sa bawat araw na dumaraan, sobra kitang namimiss. Pero wala akong magawa kung hindi ang maghintay at magpasya na mag-focus na nga lamang sa pag-aaral na abutin ang mga pangarap ko. Pilit kong sinasabi sa sarili ko sa mga nakalipas pang taon na galit ako sa'yo na kapag bumalik ka magsisisi at manghihinayang ka na iniwan mo ko. Wika nga ni Tyler kaya muling umawang ang bibig ni Sheena. Kaya nung pinuntahan mo ko sa bahay, umaakto ko na hindi ka kakilala. I'm sorry if I hurt your feelings back then. Pero nung makausap ko ang mama mo, saka ako napagtanto na hindi mo naman pala sinasadya. Hindi naman pala galit ang nararamdaman ko sa'yo kung hindi pangungulila. Kasi sa mga nakalipas na taon, hindi ko na binigyan ng chance ang sarili ko na magmahal o magkagusto man lang sa iba. Kahit na anong pilit kong sabihin sa sarili ko na galit ako sa'yo, ang totoo na mimiss lang kita at patuloy pa rin ako naghihintay. Emosyonal nga na nagdag ng lalaki, dahilan kung kaya tagad na napayoko si Sheena. Kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata niya. I'm sorry, Tyler. Sorry kung masyado akong duwag noon at nagpadala sa takot ko. Sorry kung hindi kita naprotektahan. Sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo ang tungkol kay Tyrone. Sorry. Naluluha na nga na bulong pa nga ni Sheena. Humakbang naman palapit ang lalaki sa kanya. Tapos ay kinulong nga siya nito sa mainit nitong yakap. Mali ka, Sheena. You were very brave at that time. Sinarili mo lang ang sakit para maprotektahan ako at ang mga pangarap ko. Nawala sa inyo ang papa mo. Nawala sa inyo ang lahat maging ang buhay na nakasanayan mo pero nagpatuloy ka pa rin at pinalaki mo ng maayos ang anak natin.
So you don't have to apologize. Marami ka nang isinakripisyo at sa pagkakataong to, hayaan mo na ibigay ko sa inyo ang buhay na deserve nyo. After all, ikaw naman talaga ang pinakarason kung bakit ako nagsikap. Kasi gusto ko na maging deserving sa'yo. Puno ng sinseridad na bulong pa nga ng lalaki. Hindi naman matigil ang luha ni Sheena sa pagtulod dala ng pinaghalong saya, pait at konting sakit. Pero Tyler, ayoko na may masabi sa amin ng iba na hindi maganda. At isa pa, kung ginagawa mo to para kay Tyrone, hindi na nagawang ituloy pa ni Sheena ang sasabihin ng dinampihan nga siya ng mababaw at mabilis na halik ni Tyler sa labi. Bakit tayo makikinig sa sasabihin ng iba na wala namang ambag sa buhay natin? Hindi nila lamang kwento natin, Sheena. Sagot ng lalaki. At saka, hindi ko ito ginagawa dahil may anak tayo. Ginagawa ko to kasi mula noon pa, ikaw na ang gusto kong maging ina ng mga magiging anak natin. At hanggang ngayon, hindi pa rin yun magbabago. Dagdag pa nga niya. Pero natatakot ako. Naluluha pa rin na sad nga ni Sheena tapos ay napayuko pa. Okay lang na matakot, Sheena. Pero sa puntong ito, gusto ko na makasama mo ko. Pinrotektahan mo ako noon at ang mga pangarap ko. Kaya hayaan mo na ako naman ang pumrotekta sa inyo ng anak natin. We once missed our chance to be together. So can we please have another chance to try again and see if it's going to work out this time? Sad nga ni Tyler. Paano kung hindi ulit mag-work? Mababa ang boses na tanong naman ni Sheena. E di, paulit-ulit nating balikan ang rason kung bakit natin minahalang isa't isa. Let's not stop taking chances. Sad nga ulit ni Tyler at agad na napagulgol si Sheena. Dala nga ng labis na tuwang nararamdaman. Totoo naman na natatakot pa rin siya pero alam niya na wala namang mangyayari kung patuloy nga siyang magpapadala sa takot. Kaya naman mahigpit nga niyang niyakap si Tyler. Tapos ay paulit-ulit na tumango bilang pagsang-ayon sa gusto ng lalaki. Naging sobrang gaan at saya ng mga sumunod pang araw. Lalo na't hindi lang kasi si Tyrone ang madalas na nilalambing ni Tyler, kung hindi maging si Sheena na rin. Hindi nga ito nauubusan ng mga banat or punchlines para pakiligin ang babae. Well, sa totoo lang ay hindi nila parehong alam kung sila na ba dahil hindi naman na nila pinag-uusapan pa yon. Pero ang importante lang sa kanila ay alam nila na pareho nga sila ng nararamdaman at unti-unti na nga nilang naayos ang relasyon nila at ang pamilya nila. Sigurado ka ba na babalik pa kayo ng Manila? Tanong nga ni Tyler isang gabi habang magkasama nga sila ni Sheena sa balkonahe ng bahay. Ang anak nilang si Tyrone ay mahimbing na natutulog na nga. Tyler, hindi ba napag-usapan na natin to? Hindi ko naman pwedeng basta-basta na lang iwan ang buhay namin doon. At isa pa, ilang linggo lang naman yon. Gaya ng sinabi ko kahapon, magfa-file lang ako ng immediate resignation para may graceful exit pa rin ako sa kumpanya at magamit ang ilang years na experience sa paghahanap ng bagong trabaho dito. At saka sikasuhin ko na rin ang pag-transfer ni Tyrone dito. Malumani na sagot naman ni Sheena. Napangiti pa nga siya nang pumuesto nga sa likod niya sa Tyler tapos ay niyakap nga siya nito. Sobrang kaanon sa pakiramdam, lalo na taglalaban ang mainit na singaw ng katawan nito sa malamig at preskong hangin. Naiintindihan ko naman pero ilang linggo din yun. Paano kapag sobra kayong namiss ng anak natin? Puno ng lambing pa nga na tanong nito. Kaya agad na nakadama ng kilig si Sheena. Eh bakit hindi ka na lang sumama? Tanong pa nga niya. Kung pwede lang, gagawin ko talaga yun ang kaso. Alam mo naman, sobrang dami naming projects na kailangang tapusin sa opisina, hindi ba? Nahihiya na nga ako sa inyo ng anak natin minsan. Kasi, nitong mga nakaraang araw, sa gabi nyo na lang ako nakakasama. Malambing na sad pa nga nito. E di kapag hindi ka busy, puntahan mo kami doon. Ibibigay ko sa iyo ang address. Or kung gusto mo, iiwan ko na lang si Tyrone dito. Aniya kaya masinigpitan nga. May Tyler ang pagkakayakap sa kanya. Gusto ko rin sana na maiwan ang anak natin dito pero kapag ginawa mo yun, alam ko na ikaw naman ang malulungkot. Bulungan ito kaya mas lalong lumawak ang ngiti ni Sheena. Okay, fine. Susubukan ko na tapusin ang kailangan si kasuhin doon in 1 week. Sad pa nga niya. Mag-awal ka na lang kaya. Kaya naman kitang bigyan ng trabaho dito ah.
hindi mo na hihingin pa ang certificate of employment mo. May halong landi pa nga na bulong ng lalaki. Parang kiniliti naman si Sheena dahil doon. Alam mo naman na ayaw kong may masabi ang iba sa akin, hindi ba? At saka, kaya ko namang humanap ng trabaho sa ibang mga kumpanya dito. Sagot nga niya. Pero mas maganda ang i-offer ko sa'yo. Gate ng lalaki kaya kumulot ang noo nga ni Sheena. Ano namang trabaho? Kuryosong tanong nga niya. E di full-time housewife ko. Complete benefits, tapos sa'yo lahat ng sahod ko. May bonus ka pa na yakap at halik. Kahit kailan mo gusto tapos matutulog. At magigising na ang gwapong si Engineer Tyler Valencia. Ang katabi at kayakap mo. Mayabang nasagot pa nga ng lalaki kaya agad na humagalpak ng tawa si Sheena. Alam mo ikaw, kahit kailan ang corny at yabang mo talaga, natatawa na saad nga niya bago hinarap ang lalaki. Pero seryoso, bigyan mo lang ako ng 1 week pagkatapos dito na kami ni Tyrone sa'yo. Kasama mo lagi at kapag hindi ka busy, pwede mo naman kaming puntahan doon. Dagdag pa nga ni Sheena. Mahina namang napabuntong hininga si Tyler bago tumango. May magagawa pa ba ako? Eh, kayo ng anak natin ang boss ko, diba? Puno ng lambing nga na sagot nga ng lalaki bago marahang yumuko tapos ay dinampihan nga siya ng halik sa labi. Magpahinga na tayo? Tabi na tayo sa kwarto ko. Nakangisi at makahulugan pa nga na pag-anyaya ng lalaki sa kanya. Iwan natin mag-isa si Tyrone sa guest room? At saka, alam ko na ang nasa isip mo. Hindi pa pwede. Sige na, magpahinga ka na at iinom muna ako ng tubig. Natatawa na saad na nga lamang niya bago marahang itinulak pala yung lalaki. Natawa na nga lamang din si Tyler bago siya nito pinakawalan. Pagkababa ni Sheena ay agad nga siyang napangiti. Hindi kasi niya inasahan na mangyayari ang ganito bago sila bumalik dito sa Pangasinan. Umasa lang siya natatanggapin at kikilalanin nga ni Tyler ang anak nila. Pero heto sila ngayon inaayos at binubuo na nga ang kanilang pamilya. Pagkatapos uminom ng tubig ni Sheena ay muli nga siyang umakyat para makapagpahinga na. Pero agad ding natigilan ng mapadaan nga sa silid ni Tyler para kasing may kausap ang lalaki kaya bahagya siyang sumilip sa nakaawang na pinto. Yes ma, gaya po ng sinabi ko okay naman. Nagkausap na rin kami ng mama niya. Humingi siya ng sorry sa akin at sinabi na hindi naman siya mangiimasok sa desisyon namin. Kung gusto ko daw makasama si Sheena at si Tyrone, hahayaan niya kami. Pero siya ay babalik na nga sa Manila. May kamag-anak naman daw siya na willing siyang bigyan ng kahit na anong trabaho lang doon. Narinig nga ni Sheena na sad ang lalaki kaya bahagyang umawang ang bibig niya. Hindi kasi niya alam na may ganung plano pala ang mama niya. I guess, this is the right time for my revenge, right? Narinig pa nga niyang dagdag ng lalaki na siyang labis niyang kinagulat. Nagmamadali nga si Sheena na bumalik sa guest room dala ng labis na kaba. Hindi niya alam kung anong revenge ang gustong sabihin ng lalaki pero sobrang siyang natatakot. Hindi alam ni Sheena kung ano ang gagawin. Kaya sa huli natatakot man, ay muli nga siyang lumabas ng guest room para makausap si Tyler. Sheena, akala ko ba magpapahinga ka na? Gulat na tanong nga ng lalaki na ngayon, nakaupo sa may study table. Teka, nagbago bang isip mo, gusto mo nang tumabi sa akin? Nakangiting tanong pa nga ng pinyong lalaki. Anong plano mong gawin? Mababa ang boses sa tanong nga ni Sheena. Kaya agad na kumunot ang noon ng lalaki. Plano? What do you mean? Tanong naman ng lalaki. Narinig kitang may kausap sa phone. Anong revenge ang sinasabi mo? I mean, I don't know. Pero natatakot at nagugulan ako kasi akala ko, okay naman tayo ah. Hindi ba, totoo ang mga sinasabi mo? Is this part of your plan para makaganti sa akin? Aligaga at sunod-sunod na tanong pa nga niya rito. Nakita niyang umawang ang bibig ni Tyler pero agad ding natawa, maya-maya lang. This isn't even funny, Tyler. Nanghihina na sad niya. Overthinker naman masyado ang girlfriend ko. Natatawa nga na sad ng lalaki bago humakbang palapit sa kanya. Yup, kausap ko sa phone si mama kasi pinaliwanag ko sa kanila ni papa ang lahat. Yung tungkol sa anak natin at kung bakit tayo naghahiwalay dati. As in lahat. And about my revenge, actually surprise sana yun eh. Kaso narinig mo pala, I guess I have no choice but to tell you the truth now, ha? Dagdag pa nga nito
kaya mas dumoble ang kaba na naramdaman ng babae. So gumaganti ka lang sa akin? Hindi makapaniwalang tanong pa nga ni Sheena. Napangiti naman ang lalaki at mahina ulit na tumawa. Tapos ay binuksan nito ang drawer sa study table at inilabas ang isang kahon. Napasinghap naman si Sheena nang buksan yun ang lalaki at nakita niya ang isang singsing na may tiyamante. Yes, Sheena, I've been plotting my revenge for quite a while now and my way of revenge is to make you mine forever. Hindi ko alam kung paano magpo-propose sa'yo, lalo na ilang linggo pa lang buhat nang magkita tayo ulit. Tapos ilang araw pa lang mula nang maging okay tayo ulit. Sobra akong nasaktan nung iniwan mo ko pero napag-usapan na natin ang tungkol doon kaya okay na, di ba? Pero bala ko pa rin gumante. Sa paraang alam ko na hinding-hindi ka na makakawala pa ulit sa akin. Mahabang paliwanag ng lalaki kaya agad na napasinghap si Sheena. You mean, hindi niya magawang ituloy ang sasabihin. Mahina namang natawa si Tyler at bago tumango. Masyado ka kasing overthinker. Kaya naspoil tuloy yung surprise ko sa'yo. Sobrang cute mong mag-alala. Pero ayoko naman na may stress ka. Bukas pa sana to pero gagawin ko na ngayon. Sad pa nga ng lalaki tapos ay lumuhod na nga sa harap niya. Let's stop taking the tours. But let's not stop taking chances. I want to spend the rest of my life with you, Sheena. Kasama ang anak at mga magiging anak pa natin. You can call this my revenge. So please say yes and be my wife. Puro lang sinseridad na saad pa nga nito. Para namang nakahinga ng maluwag si Sheena, pero muling namuha ang luha sa mga mata niya. Nakakainis ka naman eh. May kung anong revenge ka pa kasing nalalaman, tinakot mo tuloy ako, alam mo ba yun? Naiiyak nga na saad ni Sheena kaya muling natawa si Tyler. Sad na nga ni Sheena ulit. Yes, Tyler. Yes na yes. Malakas na sigaw pa nga niya. Kaya naman isinuot na nga ni Tyler sa daliri niya ang singsing. Tapos ay tumayo na nga ito para mahilikan siya nito sa labi. Pero okay lang ba ang ganito? I mean, hindi pa naman tayo, hindi ba? Ni hindi ka man nga nanligaw ulit eh. Bulong nga ulit ni Sheena. Hindi naman tayo naghiwalay noon. Umalis ka at nagkalayo tayo pero walang breakup na nangyari. Kaya ibig sabihin, girlfriend pa rin kita. At isa pa, kahit naman maging mag-asawa na tayo, araw-araw pa rin kitang liligawan. Malambing na sagot naman ni Tyler. Kaya please lang, huwag ka nang mag-overthink, okay? Natatawa pa nga nadagdag nito. Ikaw naman kasi, akala ko kung anong revenge na yung tinutukoy mo. Sorry na. Sorry kung nag-isip ako ng hindi maganda. Well, hindi naman talaga maganda ang term na revenge. Kaya naiintindahan ko. Anyways, magpahinga na tayo. Dito ka nalang matulog sa akin, please. Paglalambing pa nga ulit ng lalaki. Hindi pa rin pwede. Sagot naman ni Sheena kaya agad na napadaing na nga lamang si Tyler na parang nagre-reklamo. Mahina naman siyang natawa bago niyakap na nga lamang ng mahigpit ang lalaki. Mabilis lang na lumipas ang isang linggo mula nang bumalik na nga sa Manila, sina Sheena tapos ay agad din naman silang makabalik sa Pangasinan pagkatapos sa sikasuhin ng mga dapat niyang sikasuhin. Although kailangan pa nga niyang bumalik sa Manila ng ilang beses dahil hindi natapos ang lahat, ay okay lang naman yun. Ang importante ay makasama nga nila ulit kaagad ang anak nila ni Tyler. Pagkabalik nga nila sa Pangasinan, ay laking gulat niya nang sinisimulan na nga pala ni Tyler ang preparasyon ng kasal nila. Kasama ang mga magulang nito. Doon niya nakilala ang mga magulang ni Tyler na sobrang natuwa nang makilala nga apo nila at sobrang naging init ng pagtanggap sa kanila kahit pa hindi maganda ang mga nangyari dati. Sigurado po ba kayo? I mean, malaki naman po ang bahay para sa aming tatlo. Wika nga ni Tyler isang araw sa mama ni Sheena habang magkakasama nga silang kumakain sa tanghalian. Nabanggit kasi nito na pagkatapos daw ng kasal ay babalik na nga ito sa Manila. Oo, iho. Again, I'm really sorry sa lahat ng nagawa at nasabi ko noon. I'm glad na kahit hindi maganda ang naging pakikitungo at trato ko sa'yo, ay hindi pa rin nawala ang respeto mo sa akin at naging mas mabuti ka pa rin. Ikaw na ang bahala sa anak at apo ko. I want nothing but your happiness now. I mean it. Nakangiting sagot naman ni Esmeralda na mama nga ni Sheena.
Pero ma, parang hindi naman po ata tama na hayaan ko kayong mag-isa sa Manila. Sad naman ni Sheena. Huwag niyo akong masyadong alalahanin. Kasi kaya ko naman ang sarili ko at isa pa, I think it's about time to bounce back and prove myself once more. Nakangiti at desidido naman na sagot nito kaya hindi na nga sila nakipagtalo pa. Hindi naman gaanong malayo ang Manila. Pwede ko kayong pasyalan dito every weekend. Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Dagdag pa nga nito kaya napangiti na nga lamang si Sheena. Ma, hindi ko alam kung nasabi ko na to pero kahit ano pa ang mga nangyari noon, proud pa rin ako sa'yo. Proud ako na kayo ang mama ko. Emotional na saad nga ni Sheena na siyang nagpangiti sa lahat. Naging masaya at maganda naman ang pagkain nila ng tanghalian pagkatapos noon. Pagkalipas ng mahigit isang buwan, ikinasal na nga rin sa wakas ni Sheena at Tyler. Beach wedding ang nangyari at sobrang dami ng mga naging bisita. Sa tingin nga nila ay yun na nga ang pinakamasayang araw para sa kanilang dalawa. Hindi naging madali sa kanila ang buhay mag-asawa dahil nga gaya ng ibang relasyon ay pinagdaraanan din nila ang konting tampuhan. Lalo na kapag napipikon si Sheena sa pagiging sobrang mapang-asar ng mag-ama niya. Pero napapangiti lang siya sa huli kapag nilalambing nga niya ng sabay ng mga ito. At syempre, hindi naman niya magawang tiisin ang mag-ama niya, kaya agad din nga siyang bumibigay. Pagkalipas naman ng halos 6 na buwan, muli silang nakabuo ng pangalawang anak. Dahil sa pagbubuntis si Sheena, mas dumoble pa nga ang pag-aalaga sa kanya ni Tyler. Sobra nga siyang inispoiled ng lalaki. Kung may nagbago man sa relasyon nila ng mag-asawa na sila, yun ay mas minahal at inalagaan pa nga sila ni Tyler. Pilit nitong ginagawa ang pangako niya na gagawin niya ang makakaya niya para mahalin at mapasaya nga ang pamilya na sa paraang alam niya. Hindi man perpekto ang pagsasama nila pero ginagawa naman nila ang lahat para maging masaya at makabuo ng marami at magagandang memorya. Totoo nga siguro na sa buhay natin may isang taong dumarating at ituturing natin na great love. Minsan, gumawa man ng tadhana ng paraan para paglayuin at paghiwalayin kayo, tadhana rin mismo ang gagawa ng rason para muling mag-cruise ang mga landas ninyo. Gaya nga ng nangyari kina Sheena at Tyler, ang nangyari sa kanila. Nang gabing yun, bago sila maghiwalay ang sharing, naging rason para muli silang magkita. Kung iisipin ay parang sobrang simple lang ng kwento pero tiyak naman, nakapupulutan pa rin ito ng aral na maaari nating magamit sa pang-araw-araw na buhay. Kayo ka-amazing! Ano ang natutunan nyo? Sana gaya ng ating bida, may natutunan din kayo. Maraming salamat po sa pakikinig.